magkukulit tayo ng buhok. Nakapagpagpit ako kahapon. Ang pinili ko, charang. Ayan. May sipon ako, sandala. Ang ina ito. Believe it or not, nakarating na siya dito sa Japan. Ala! Ang sama! Nakakahiya! Wag na! Hindi ako yan, Hoy. Pari ako kayo. Inay! Pasahin natin. All fish of different colors. Eto. Ano kaya ito? Hindi naman sinura itong mga tuwa sila ito eh. Binigay ito sa akin ng kapatid, matanggal na ito sa kanya. Naiwanan ko daw sa maleta, mga picture daw ni Nora. Diyan ka muna. Kasi nung dapat nga ako galing Thailand, binigay ko yung mga importante yung pwede kong dalhin. Yung iba, naiwanan ko sa Thailand, halos 2 taon yata yun. Nadala ng baha, so hindi ko na siya online nakuha. Ang dami ko mga mahalagang bahagi ng nakaraan, kumbaga doon. Ano ba itong mga ito? Puro larawan naman. Ang ina ito. Believe it or not, nakarating na siya dito sa Japan. Ng mga ano, first time ko mag-abroad noong 2005, sabi kami wala sa Pilipinas. So inated namin siya sa airport. And then, nung bumalik siya sa Pilipinas, nasa Thailand na ako. Ala! Ang sama! Nakakahiya! Wag na! Ala! Naka, hindi! Charot lang! Eto. Ayan. Eto yung trabaho ko na sa Pilipinas. Yung nag-host ako ng mga pageants, mga cultural presentations, nagdi-direct ng mga Mr. and Miss kanito, mga ilang drama presentations, mga ganun. Eto is sumali ako ng ano, ng bagong kampiyon. Remember, ng early 80s, kung saan doon ang galing si Regine Velasquez. I was ahead of her. Singer talaga ako noon. Inalagaan ako ng tatay para kumanta. Pero masyadong stricto, I really never liked it. Parang nasasakal ako sa paghihigpit ng tatay. Ang aluhalo ko noon is puro laman lang, walang yelo. Bawal matunugan. Yung parang hamog-hamog. So, bawal ako lumabas pag medyo magagabi na. Bawal makipaglaro sa initan. Lagi may iniinom na kung ano lang nilalagay sa tubig, tapos sumisirit, ganun. Magnangata ng luya, and so on and so forth. Ang dami. Na parang, hindi ko talaga ginusto ang kumanta. Lately na lang na gusto kong bumalik kung kailan wala na akong boses. Sinasali ko ng tatay ko na sa mga TV shows. Lumuluwas talaga kami. Pero hindi ako nananalo. And then, lakas loob, nung nasa UST na ako, hindi ko lang kung nagpasama ako sa isang kaibigan or ako lang mag-isa. Pero nag-audition ako sa Tandang Sora pa yun. Oo, Channel 9. Bagong kampiyon with Bert Marcelo and Pilita Corrales. Yun, ang una kong kinanta, inilaban ko is, Give Me a Chance ni Rick Segreto. I need you, it's more than I can say. Mahaba. Deep inside of me, you know I love you more. You said, yun, diba? Yun. Pagkatapos kung ano, mag-aral sa UST, is pagbalik ko sa Mindoro, nag-concert ako. Ito yun. Yan. I was 21 here. Sa Thailand. Oh, hindi to in order. So kung ano lang yung mahagip natin, ah. Ito is ano, kailan ba to? Parang dito rin iba yung year. Kagaya ngayon, I think this is 30. Mali pala. Last year, 2019, yung 30. Ngayong 2022. Okay, parang ganun. Ganun din sa Thailand. Ito yung parang ID ko nun yata sa una kong trabaho sa Thailand. Thailand at Japan, pareho akong tourist nang makakuha ng trabaho. Kaya kwento natin yan sa isang araw. O itutuloy natin yung nauna na nating yugto ng aking pag-abroad. I think 6 months ago, hindi lang natin nasundan. So itutuloy natin yan dahil ang daming interesado malaman kung paano ako nagtrabaho nang wala akong appropriate visa or working visa. Okay? Posible. Basta matyaga. Ayan, sa mga pag-MC-MC pa rin ito. Ayan.
And then nagtrabaho ko sa munisipyo. Ito yung dating mayor, ayan. Siya yung dumadaan lang ako noon. Dumadaan lang ako sa tapat ng munisipyo. May tumawag sa akin. Parang siya tayong sa Municipal Planning Division. Pinapatawag daw ako ni Mayor Umali. Kasi ginawa ko si Mayor Umali ng article. Parang Queen of Hometown Politics. Kasi nag-journalism ang ginawa ko sa USD. So nagsusulat na ako noon. Wala akong trabaho at pagdating sa Mindoro. So nagsusulat ako noon sa isang maliit na publishing company. Sa local lang. Gumagawa ng dyaryo. Parang bi-monthly. Parang ganun. Parang 20-20 lang sa isang buwan ang ibinibigay sa akin. Or per ano yata, per line or per article. I don't know. I forgot anymore. Yun sa yung mayor nun. That's why she's very special. Dahil binigyan ako ng pagkakataon magkakaroon ng kauna-unahan trabaho sa gobyerno nang hindi ako nag-apply. Yun. So kalimitan ng mga trabaho ko, dumarating ng parang madali. Ganun. Yung iba madali rin mawala. Dahil sa kalokohan ko. If I was good enough bilang isang guro, o sa kung ano man ang natrabaho ko noon, maaaring wala ako ngayon dito. So yun, yung mga pagkakamali mo ng una, mga kahinaan mo ng una, pwede maging turning point para mapapunta ka sa isang mas matibay na lugar. Pero hindi ibig sabihin ito, huwag tayo magsisipag. Ang gusto ko lang sabihin, kung naging magaling ako talaga noon, siguro ngayon isa na akong ano din, okay pa rin. Baka isa na ako ngayong isang head teacher sa isang bukid. Ganun yung nakikita ko. So wala ang lahat ng ito na hindi ko naman ito pwedeng ipagpalit sa kung ano pa ang trabaho, of course. Yun. So both ways, kung naging masipag ako noon, maganda rin naman yung kalalagyan ko. Kaya ito talagang gusto ko, ay hindi ko makukuha. Ito talagang gusto ko sa buhay ko. Pinapanood ako. And nakuha ko to dahil sa aking mga pagkakamali noong una. Hindi naging ano yun para sumuko ako. Diba? Ganun. Yun. Ah, may sulat ang inay. Basahin natin. This picture was taken in front of a giant aquarium wherein you can see big and small fish of different colors. Magagamit natin ito ngayon. Hindi ko alam, napagpag lang ang damdamin ko dahil ano, parang di na makasulat ng ganitong kabongga ang ini ngayon. At saka doon sa obit. English ang inay. Ang tawag sa kanya nung kabataan, American girl. Di ba? Sa kanya ako nagmada. Ay, nako. Bumigay tayo doon. Ayan. Nahiya naman ako. First time ko yata napaiyak sa camera. Ito, mga siguro mga ano, mga titulado nito, mga batang ito. This was in the early 90s. So, yun ako. Turo ako sa kanila ng ano, ng parang theater workshop. Parang ganun. Isang picture na nagpapakita na ako'y isang ano, taong entablado o taong pangtimpala kagandahan. Ako ang nag-direct ng pageant. Mga kaibigan ko, sina Javit. Sumasayaw-sayaw din ako noon. This is, tanda-tanda ko, this is 2001. Kasabay ito nung pag, ano, nung pagbagsak ng Twin Towers sa Amerika. Yun. Tanda-tanda ako yan. Ito. Noon pa man, mahiling na ako mag-video. So this is Sonny, the cameraman. Siya rin yung nag-edit. Si Deo, friend ko. Saka si Sandra. Parang ano yata to? Parang Darna. Parang ganun. So yan, mahiling na talaga akong gumawa noon at sumilip-silip sa camera. Feeling director na talaga ako noon pa man. So natupad ko yun, yun nga lang, ako lang ang idinidirect ko. Hindi pa mga chika ever. Doon pa rin ito, noong 2001.
Mami, bilang mo naman si Toto ng brief. Malaki na to ngayon. I think he's now 12 years old. Ang ina yun. Mataba pa dyan. Ito, Thailand. Sa kanila ako tumira bago ko umalis sa mag-asawang ito. Bago ko yung umalis ng magtuloy-tuloy na dito sa Japan. Pero itong si Arnold is na-aksidente. Umuwi itong misis niya sa Pilipinas. Eksaktong pag-uwi niya, bumaha sa Thailand na iwan ng mister. Nakuryente siya sa refrigerator. So, isa sila yung mga tumulong sa akin noon nung nag-uumpisa pa lang ako. Mga lumang ID. Anong date to? 2005? Maybe. Thailand pa. Tingnan natin. Ah, ano to? Kasi umi-exit kami noon. Umi-exit kami sa Laos at Cambodia. Ah, okay. So, this is sa Laos. Ayan o. Laos. Marami na daw mga bansang narating dahil na pag exit-exit, Malaysia, Cambodia, Laos. And then nung papunta ako dito, stopover sa Vietnam. Etong si kapatid, dinalaw niya ako sa Thailand. Ayan. Ayun. Nung si kapatid lang nag-a-abroad, eto yan ako, yan pasama-sama sa mga pag-atid, pagsundo. So ang tingin namin sa kanya talaga noon is, lagi maraming dalang pera, lahat nakaabang sa pagbubukas ng maleta, yun. Naranasan ko rin dati yung abangers. Parang minsan nga yata dinukutan pa namin siya. Sige, ay, ikaw lang kumuha. Tanda ko yun, ay sorry na. Dala ng kabataan. Kabataan. Ayun, that's why pag kami mga atat sa mga pasalubong ko at hingi ng hingi, nauunawaan ko sila, although hindi tama, nauunawaan ko sila kasi nagdaan din ako doon, nang feeling ko sa kanila sa mga nag-upload talaga is automatic meron. Yung tipong tatawanan ko pag may OFW na nagsabing wala siyang pera na umuwi, malamang nang sabihin ko nun is kala mo naman nahihingan. So dumating ako doon sa ganung kakitid na utak pagdating sa OFW. 'Di ba? So saka mas ma-appreciate mo yung halaga ng kanilang pinaghihirapan at yung katotohanan hindi naman lahat may kwarta pag ikaw yung mismong nandito na. Ayun. That's why ako yung mapagpatawad sa mga kagaya ko noon nung ako'y abangers pa nga lang. Pasensya na kayo. Tao lang. Ba't ko pa ba sinabi? Eh, ganun talaga eh. Reality tayo, diba? Una, pabilis lang ako. Ayan, Thailand pa rin. Diba? Ang laki talaga ng pinagbago ko. Hindi ako yan, oy. Ari ako, ari. Kung saan-saan kayo nakatingin. Grabe naman kayo. Walang ganun, Mars. Sino ngayon nakita ko yun sa ano eh? Sa Facebook. Tell him ko nakilala niyo siya. Tell him na napanood ko siya. Eh, natutuwa ako sa kanya. Gusto ko siyang makapanayam. Makakollab on cam. Natutuwa ako sa kanya. Eh, anong magagawa? Natutuwa ako sa kanya. Okay, so, Ari, malino, Ari, ha? Yan ako. Diba? Look ngayon. Diba? Diba? Namumula-mula. Uy, wala akong nilagay na kung ano dyan, ha? Kayo man, di ko makapamusga. Wala, hindi lalo na kung di ba naka-makeup ako. For example, meron tayong TV show, di ba? Ang kaw pala, alam mo naman laki na iginanda. Ayun, meron pa ba tayo? Ano pa bang di natin nabubuklat? Meron ba nabuklat na natin lahat? Ayan, si kapatid pa yun, nagpunta ng Thailand. Ayan, dinalo niya ako sa akin, may nagtatrabahuan. Charang! Sa Thailand noon, syempre galing ako ng Pilipinas, wala namang ganung kabonggang picturean or studio sa amin sa probinsya noon, kundi yung may isa pero hindi pa ganung kabongga na yun, nalilinis yun. Noong mga early 2000, amazing na yun, nalilinis yung mukha mo, napapakinis. Di mga sa pamamagitan ng computer, graphics, etc., etc. Ayan. So super pasika talaga ako ng kapo po sa loob ng studio, wala akong pakialam sa cameraman.
Ito pa yung iba, oh. Diba? Ang kapal ko. Thailand pa rin to. Mga Thailand pa rin. Ito ba? Ako to. Ayan, oh. So, galing akong Thailand. Pero kaya na kami nakapunta dyan dahil sa kapatid kong si... Sino nga bang kasama namin dito? Oo nga, si kapatid. Kasi siya yung mapera eh. Siya yung mapera talaga noon. Ayan. So, pasabit-sabit kami as usual. Pero galing na ako ng Thailand dito, I think. Ito ang inay. Ayan ay Bilas. Magkapatid ang tatay at saka ang napangasawa ng Chameri. Wala na si Chameri. Ayan. Sa Pilipinas. Before abroad days, kasama yung mga pamangkin, ayan. Paganyan-ganyan lang. Feeling maganda. And, charam! Psh! Ah! Yeah! Tom Jones ako dito. Tom Jones? Oo. Saka ko nagkikita sa inyo kung bakit ako naging Tom Jones. Okay, yun. Nakita na natin lahat. Ang aking mga kabataan, kalukahan, nakita dito na ba lahat? Alright. May pera pa, oh. Ibig sabihin, hindi niya tinignan ang mga laman. Bigla na lang niyang isinama at inilagay sa plastic. Siguro hindi niya binuksan. Eh, may value pa kaya to? Palagay ko wala na to. Siguro, this is more than 5 years. Kasi yung maletang yun, kasi umalis ako sa kanila is 2012. Di pa? 2012-2013. Naiwanan ko na sa kanila to. So, ganun katagal to. Malamang di na pwede to. Oh, parang pwede ba itong mga 20 na to? Parang di naman siya nagbago. Anong pera to? Law yata to, law. Sa law? Hindi ko alam kung sa law, sa Cambodia. Nagdaang libo. Pero parang ano lang, parang konti lang ang value sa baht or sa Philippine money. Parang ganun. Ah, Thailand to. Okay, Thailand na rin. Ayan, oh, mga 10,000, pero siguro mga 100 lang to. Hindi ko na alam kung magkano yung conversion. Ay, naku, sayang. Eto, yan. Ako yan, oh. Kumakanta kami nun sa mga pansitan. Isang pahabang restaurant. Tatlong tabi-tabi yun. 50 pesos yata isang kanta. Isang tatlong set ng kanta. Parang ganun. Tapos takbuhan naman kami sa color game. Pagkakatapos, ubos din. Sa mga pageants, personality development sa mga bata. Ito, yan, isang personality development and talent enhancement workshop yata tuwing Abril at Mayo, tuwing bakasyon ng mga bata. I think this one is already a doctor, a dentist. Yan, mga Mr. Dreamboy. Yung mga contest akong anik-anik. Pageant. And, yeah! Maybe umapa akong poster, ha? Ano? DVD ni Ate Guy. Ayan. Buti na save. Oh. Sino to? Sa Masimal ko nakialam na naman. Ano ba to? Diba? So yan ang ilang kabanata ng aking nakaraan. At sana ay nag-enjoy kayo at nakisaya, nakitawa, nakilungkot, nakiiyak, nakidrama, nakikembot, nakihawak, nakiamoy at kung ano-ano pa. Sa ating mga larawan at sa ating mga kwentong bahagi ng ating ano, kabataan. Kabataan. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsama at huwag kaliligtaang panoorin ang mga susunod nating vlogs, particularly yung isusunod natin kaagad. Paano ko nakapagturo ng tourist visa ang hawak ko, Thailand at Japan. Abangan niyo po yan. This is Japan Dubato, sa Karagatugo sa Emas. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama. Mabuhay ang lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo.